10 seconds remaining. Yeah. Evil geniuses turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Remaining. Evil geniuses turn to ban. Dire team pick. Evil geniuses turn to pick. Behold the horn of Magnus. Remaining. 5 seconds remaining. Evil geniuses turn to pick. Legion Commander! Remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Sky Wrath Mage. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.
Dire Team Bat. Bloodseeker. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Evil geniuses turn to ban. Remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Bat. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Evil geniuses turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Evil geniuses turn to pick. Dire Team Pick. Ultra Magi! Alright mga kaibigan, eto na game number 2, Adroit versus EG. And EG, nakuha nila yung game 1 kanina. And Adroit naman, kailangan nilang maka-force ng game 3 if they want to survive this winner's bracket ng Group C. Ayan. Game 1, panalo EG. Lumaban naman yung Adroit eh. Alam ko, lamang sila sa early, lamang sila sa laning phase. Nagkulang lang sila yung after na. Sa yung mid game wala na eh. Nagka-BKB na si Abed, nagka-BKB na si RTZ, tapos na yung laban dun. But EG, Legion Commander, Skyrat, Ogre, and Leshrac. Ang gandang combo na Legion Skyrat ha. Duel tapos Mystic Player. Baan naman. Para naman sa side ng Adroit, they have the Magnus and they'll keep the Bloodseeker and Shadow Demon combo. Pero maganda na yung Magnus dito, mabilis makapag-farm yung Bloodseeker. Sana mag Adroit first 10 ulit, sabi ni John Kevin. Ayan, basic na basic lang. Teka lang boss ha, di ko kasi makuha yung Steam. Wala kasing Steam Guard yung isang kong cellphone eh. Walang yaka. Walang yaka. Di, baka di mo na ibigay sa akin eh. Alam ko di mo na ibibigay sa akin yun eh. Oo. Oh. Ah, pagbalik ko na, pag-akit ko na. I-withdraw niya pa daw sa BP game eh. I-withdraw niya pa daw sa BP game. Gaman ka sa item ha. Ano ka masyado ha. Ganon, bossing. Oh, ganon. Fourth pick ng Adroit. Leshrac. Palagi ko Leshrac. Mag-abid Leshrac sila. And, PA! Yun lang! Oh, gama na to ha. PA Bloodseeker. Baka naman. Makikinabang dun sa Magnus. Ano kaya lang ako kontra yun to?
Pero maganda naman din kasi yung EG, lineup ng EG. Leshrac, more than early to mid game. Skyrat Legion, ganun din. Pag nagka-level 6 tong pareho, kaya na nilang pumatay. Ayan na, tinanggal na yung Mirana. Tinanggal na rin yung Faceless Void. Tinanggal yung Night Stalker para sa side ng Adroid. Tinanggal nila. I think same, Invoker, yung Abaddon nga. Tinanggal yung Abaddon. Makulit din kasi yung Abaddon eh. Yan, Kunkka, Alchemist, Invoker. Kuya Jazz, mag-ipon na kayo ng pang re-upholster ng supa nyo, mapupunit na yan. Yun nga eh. Tinahi namin, tinahi ito ni Red before. Ang girlfriend ni Nate. Yun, kung umanga ulit. Ilagay lang, ipapa... Ewan ko kung ganito o magbibili kami ng bago. Depende. Ayun na. Binan na nga dito yung TA. Adroit last pick. Support Magnus yata daw, kailangan nila offlane ni Bok. PA Magnus ang best pick ng Adroit, yun lang. Tingnan natin paano sila kontrahin ng EG dito. Basta kailangan nila manalo para makapag-force ng game 3 at least. And then winner agad after. 5 seconds remaining. Yun, Centaur. Oba. Parang kwento ah. Shoutout Taiwan. Ayan, go Adroid para may game 3. Siyempre, dapat lang. Masyadong greedy itong lineup na to ah. Ng Adroid. Bloodseeker, PA, Centaur. Well, maybe Centaur, hindi naman ganun ka, ano. Pero ganun pa rin, makakailangan pa rin ng item yung Centaur eh. At OD! Yun lang, OD Abed. Ah, okay. RTC, Leshrac, Ramses Legion. Ayan. At makikita natin dito, Mac Bloodseeker, Box Centaur, Natsumi PA. So magmimid sila dito ngayon ng Bloodseeker. Nag-swap lang. From Sultan Kudarat, Ed Kun. Hello, hello sa'yo. Huwag kalimutan guys, i-share yung stream natin. I-share nyo na sa mga tropa nyong Bisaya din. Full support tayo dito sa Adroit mga kaibigan. Siyempre, support din tayo sa EG. Kasi na dyan si Abed. Let's go! Share. Ay, huwag na. Kayo na bahala dyan mga boss. Okay, pag natalo yung Adroit dito, bukas pa yung next game nila. But if they happen to win, agad-agad next game kanila. Shoutout kay Rhea May, pakasal na tayo, di naon magdodota. Grabe, wag ganun. Boss, JL Miranda, makinig ka sa akin. Halika dito, makinig ka sa akin. Ha? Ay, wala palang camera. Makinig ka sa akin. Ha? Dapat, hinahayaan kanyang gawin yung mga gusto mong gawin. Hindi yung kailang bawal ganito, bawal ganyan. Huwag ganun. Pwede ka naman mag-Dota. Diba? Kasi mahirap yun eh, na nasasakal ka nun eh. Diba? Oo, solo gaming muna ako guys. Pero mamaya makakasama nyo si Kai at yung bagong salta namin na si yung tropa natin. Kalimutan yung pangalan. Jello. Ayan, si Jello. Kaya makakalimutin na ako ah. Pero ito, mamaya na natin pakilala yun. So, isiyan nyo lang si Jello, mga boss, ha? Siyempre kasi, bago pa lang, di ba? Hindi naman namin siya kinuha kung hindi niya kaya. Kakayanin niya yan. Kakatip na yun. Tinitip si Abed. O, tip back. Let's go. Connect na yung Bloodseeker. Ito, pakilala na muna natin sila mga kaibigan. Dito sa side ng EG. Up, ayan. Dito sa side ng EG, we have Leshrac dito ni RTZ, Abed playing OD, Fly on Ogre Magi, Ramses Legion Commander, and Crit sa kanyang Skyrat Mage. Sa side naman ng Adroit,
Boombox Magnus, Mac, Bloodseeker, Box Centaur, CML Shadow Demon, at si Natsumi sa kanyang PA. Na, may ipon na ng reality, retaliate stock. Grabe, sobrang hype ni Pilad, ja. Hype yun, ah. Hayop talaga yun, ah. Harap nagkakaambahan, mga kaibigan. Yes, game 2, boss. Nakuha bounty rune, tigda dalawa pa rin. Kahit pa paano. Oh, mililat ng core. Tignan natin paano nila lalaroin to. Kasi OD eh, OD Leshrac eh. Tsaka Skyrat. Boom. Tumama pa nga yung stun dito kay CML. Pero kukulangin sila sa damage. Steady lang muna. Habang si Crit naman, ayan. Haras-harasin niya lang muna dito yung Magnus. Kasi tinamaan na naman ang stun yung isa. Tago si ML again. And another stun. First blood. And makukuha pa nga dito ni Arteezy. Sino panalo game 1? EG. Skewer, pero hindi niya tinamaan dito yung Skyrat. Oh, yan na naman. Bok! Bok! Sumunod-sunod silang dalawa dito sa baba. Oh, tinip na. Tinip si Natsumi. Saktong hila-hila lang dito yung dalawa. Wala pa namang... O, yan na naman. Naku po, pag kumulda, wala siyang mana para mag-stun. Op. Oy, no. Oh. Ayun lang. Nakapag-sustain. Ay, TP out na lang dito yung Leshrac. Fly naman. Takbo lang. Two stacks ng Shadow Poison. Boombox. Mapapatay pa nga ni Crit. Ayan, papakamatay na lang si Crit. Deny. Pa-deny na lang. Pwede nga eh. Yun nga, yun nga rin eh. Na pwede sila i-kite nung OD. Pati nung Skyrat. Leshrac. Kakamatayan ba? Nag-iba yung sound ah. Oh. CS-wise naman mga kaibigan, yung PA medyo hindi pinapala dito sa may top lane. Grabe yung harassment na binibigay ni Ramses dito at ni Crit. Oops, skewer. Wait, Crit. Tatamaan ng Tore. Hila. Pero alay na lang. Na-share pa nga yung bounty. Tamang dito naman sa may baba. Chill lang din yung dalawa. Di makalapit si Bok. CS-wise, yung mid lane, hindi naman ganun kalayo yung Bloodseeker at OD, but yung carry ng magkabila din. Uy, oh, mamamatay ba? Hindi naman mamamatayan. Ayun lang, Ramses! Nabigyan! Na-skewer pala sa na-shockwave, nahila. Tatamaan pa ng Bloodrite dito si Abed sa gitna. Gabang lang dito si Boombox eh, sa gilid. Uy, lumapit. Yun lang, mamamatay yung PA. Uy, yun na. Miss Skewer. Si Ramses. Pero wait. Op. Lalabanan ba nila? Hindi na. Masakit yung Tore. This is not the right time para... Uy, nakumukuha niya ba yung... Uy, Invis Rune! Yun lang. Uy, pa Invis Rune.
Di gumawa ng Diabolic Edict dito si Leshrac, ha. Kumuha siya ng Lightning at saka yung Split Earth. Napatras yan si Mac. Drive away lang dito sa may gitna. Tatamaan niya yung Blood Right, yun lang. Hop, hop, hop. May mag-right clickan, yan na yung lubog. Bok, 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 hop. Di nag-stump. Yan na, may lubog. Saktong stump. Bigay mo na. Nako, dito di sumakto yung Split Earth. Wait lang, fly. There goes the stun. Buhay pa ba? Tinamaan ng Shadow Poison. Naamoy nung Bloodseeker. Pero buhay. Buhay. Buhay pa nga. Buhay. Buhay, buhay, buhay. LC carry, hindi po. Leshrac carry. Pero feeling ko, LC carry. Nang, mamatay ba yung PA? PA, PA, yun lang. Nabigyan yung PA. Pero wait, patay din dito. Secret. Ay, naku, yun na. In-skewer papunta sa tore. Although, mabubuhay pa rin dito yung si Ramses. Pero feeling ko talaga, Leshrac carry. Ayun, June from Ground Zero Davao. Shoutout sa'yo, Boss June. Leshrac carry kasi Leshrac yung lang si Ramses eh. At eto na, magsisimula na yung farming game para sa side ng Adroit. Tama ka yung stun. May stun siya eh. Pero hindi nila ibibigay. Hop, 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 hop. Ayun na, binigay. Ayun na, binigay. Hop! Isa pa, kalabitin mo. Kalabitin mo pa. Ah, hindi na. Masyadong tanky yung center para sa kanila. Yun. Net worth lamang dito si Ramses. Bumisita na nga sa mid lane dito yung Skyrath Mage. At napagandang stacks para dito sa mga cores ng Adroit. May lubog, si Fly nandito sa may likod. Huli nila, there goes the stun. And nako, nasanity si Clip sa mukha. May lubog. Wait, delikado dito ha. Delikado yung ogre. Ito makapag-sustain naman. Ba't mag-isa ka, boss? Kasi mag-isa ako eh. Sige lang, kaya naman. Nagkakulangan lang kami sa caster kasi si Kai, si Herb, si Dan nagkakas ng FSL. So nagkaroon ng parang na-split yung pool namin. Pero tomorrow, back at full strength kami bukas. Kaya mag-alala, guys. Kaya kayo, huwag nyo kalimutan i-share yung stream natin. Full support tayo dito sa Team Adroit. Siyempre, kay Abe din sa EG. Ikot lang, diward-diward lang dito yung ogre. Hop. Steady-steady lang. Tumahimik din yung gitna. O, walang bumabantay sa gitna. Skyrat nandyan. Baby, papaglitch lang din ng XP. Kaso nahuli nila si RTZ. Yun lang. Pati pa yata yung ogre eh. Stun, wait, blood right, ibibigay. Nako po, patay. Lubog. Yun, patay. Patay pa rin siya eh, kahit nilubog mo eh. Naman TP. Oh! Tinamaan ang concussive shot. The concussive shot connects dito. Pero yun na. Payaman gaming na dito yung PA. Again, this is a PA game para sa side ng Adroit. Wala silang pake kung lugi man sila sa early. Basta pagdating ng late game dito, magiging mamaw yung PA. Saan ito si Clips ginamit? Patay si Boombox. My mind is for Bisaya Pride Adroit, but my heart is for Abed, sabi ni Amir. Ayan. Support na tayo sa magkabilang team, guys. Manalo, matalo man kung sino dito. Malaking bagay na rin yun. So, no. Ayan.
power and power lang. Makakabasag naman ng Tori dito yung EG sa may gitna. Habang maiiwan. Maiiwan si Ramses dun sa may top lane. Yun o. Oh. Farm lang. Mabilis na ito mag-farm yung PA. Flash farmer naman to eh. Kasi meron namang... empower eh. So Ramses, makakabasag din ng Tori dun sa may taas. Na muna yung PA. 3K net worth lead para sa side ng EG. Top 3 sa net worth galing din sa kanila. Pero yung apat na sumusunod dyan, ha, galing sa side ng Adroit. Ayun na yung lubog. Lad right nandyan. Out muna sila mga kaibigan. They might go for the duel here. There we go. Ladies and gentlemen, ayeto na nga yung Sanity si Clips. Pero napagandang lubog! Hindi umabot yung duel damage dito para kay Ramses. And CML getting chased down. Ramses will take the kill. First 10 kills mapupunta sa EG. And they will spot the stacks dito. They will spot the stacks. Naagaw pa nga. Sayang yun ah. Yung pinaghirapan mo. Ito na, may blade mail na rin dito si Ramses. Siya din yung nangunguna sa net worth natin. Maybe para sa side ng Adroit, take the team fights na kaya lang muna nilang itake. Huwag sila lumaban hanggat di sila sure na kaya nila. Blink Dagger will be the next item para kay Magnus. So siya yung magiging, tingnan natin yung items dito ng Centaur. Centaur. Ayan, Centaur. Magpa-pipe. So utility type yung Centaur. So mapapansin natin, magbe-blink Dagger yung Magnus. Siya yung mauuna. Siya yung front lines dito pagdating sa initiation. Dominic Chavez. Hindi ako nanunod, naglalaro ng Dota pero nalilibang pa rin po ako manood sa inyo. More power, good luck. Ayun, Mystic Flare, abot pa yung die. Yun na, umabot na nga yung dual damage dito. Yun na, dual, tapos Mystic Flare. Inapatan nila yun na, sobrang tanky ni Bok. Yung PA naman, tuloy-tuloy lang din sa pagpa-farm dito. And they might take the tower dito sa may baba. Nanonood ba nalilibang? Seem lonely. Hindi ako lonely, Boss Charles. I'm perfectly fine. Eto, nagkaulian. Pero naku, fly, napagitna. Ey, ginamit na nga dito yung Stampede. The chase down, the stun won't connect. Pero uwian na para sa side ng EG. Uwian na. Napatay pa nga nila dito yung Ogre. Right, Nick? Sa tamang compromise lang din, nakuha naman nila dito yung tier 1 tower sa may baba. At 11 and 7, 4K net worth lead for EG at 12 minutes. Para sa side ng Adroit, again, they don't care kung lugi sila at this point. Kasi PA Bloodseeker naman yung combo nila eh. Tsaka Flash Farmer din yung PA nila with the help of the Magnus. Leshrac naman, tuloy-tuloy lang. Ikot-ikot lang sa mapa dito si Arteezy. Whereas dito si Abed, chilling on the mid lane. Nasama-sama yung tatlo ah. Gank squad ba to? May makikita ba sila? Wait lang po. May makikita ba yung tatlo? Wala. Di na, nakatakbo na rin dito si Boombox. Rem, ayun, hello sa'yo Rem. Shoutout sa'yo, magandang gabi. Thanks for watching. Kalimutan ni share yung stream natin mga kaibigan. Pero nakaulian, ayun na na-silence. Mystic Flare bibigay dito. And the stun connects mga kaibigan. Pulse Nova, Diabolic Edict. Mamamatay yung PA. Diyos ko, nahuli pa nga nila dito yung Centaur. Centaur tatakbo, Centaur with a stun. Tatamahan si Arteezy. Pero the duel connects. Bok, mabibigyan na naman dito ng damage si Ramses. And the double kill para kay Arteezy. And basag agad.
Ganun lang kasimple para sa side ng EG. And recta TP. Nakuha nila yung objective na gusto nila. Tuloy-tuloy na sila out. Skyrat, saktong ikot lang. Mapapansin niya rin yung Magnus dito sa may bottom lane. Top lane naman, magiging medyo dead lane yung top lane natin na walang tao dun. Solo flight lang, yes! Libang na libang nagod ako. CR mo na yan, boss. CR na ako, ikalibang na ka. So far, top 3 galing pa rin sa side ng EG, yung net worth. Sulit na sinabi dito ng tropa natin, nababasa na yung galaw ng Adroid. Oy! Yun lang, mamamatay to. So there goes also, there goes the silence. Stampede gagamitin. And out na muna sila. Nakakuha pa nga yung killing spree dito ni Crit. Mukhang culture shock. I mean, LAN kasi sa mga LAN events din kasi, not all of them na may experience na sa LAN events. I think si Boombox lang eh. Kasi iba talaga kasi yung galawan ng teams pagdating sa LAN at saka pagdating sa qualifiers. Yeah, whatever it is, kung ano man yung ginawa mo sa qualifiers, matetest lang, matetest at matetest siya sa LAN event na. Nabasag na naman para dito sa side ng EG. Nasa may gilid lang si Fly. Yung mga item check tayo, so item check tayo mga boss ha, para makita natin. Ayan, item check tayo. So far, uy, may Rod of Atos na dito yung Skyrat. Ramses naman, napansin natin, Blink Dagger, Face Boots, and of course yung Blade Mail. RTZ, ayan, RTZ, yun, magkakaya. After nung Boots of Travel, Yule Scepter, nabuo niya na rin, and then after, kaya. Abang yung, ayan, magpa-pike. Mag-hurricane pike dito si OD. And PA, ayan, BKB muna. Wait, BKB? Desolator. Ah, Desolator muna, tapos BKB. Deso, BKB, Bloodseeker naman, BKB agad. Oh, na-duel. Oh, magandang lubog. Teka lang ha. Oh, the skewer. Papasok ng bahay. Patay si Ramses. And they will take down Mac as well. Oh, delikado dito si RTZ. Diyos ko po, RTZ. Patay. Punit si RTZ. Oh, syempre may kaba. Yun lang, yun lang, yun lang. Abed. TPA. Oh, the RP! What a play! The stun is there. Diyos ko po, Sanity's Eclipse. Pero yung PA nakapag-bleak out. What? Pero patay pa rin dito si Boombox. Uwian na kaya kayo. Ayun na. Grabe yung skill. Grabe naman dito yung RP. Well played na well played. Na-cancel yung TP. Oh, lubog. Rod of Atos. Catching him in place. Eto na yung silence. And mapapatay ba nila? Hindi na nila mahahabol. Yeah, si Bok. Oo. May XP si Bok. I think si Boombox din eh. Si Boombox meron din. Ayan, BKB na yung PA. Wait, BKB inuna niya, hindi Deso? Hirap i-click. Ayun, BKB nga, hindi siya nag-Deso muna. Alright. Kasi ahanin mo rin yung damage mo eh kung lagi ka nahuhuli, no? May nalulubog ka, nasa silence ka. Diba? So importante na rin yung BKB. Makapag-antay, mapa-farm niya naman kung ano man yung kailangan niya. But the skewer once again. Ramses with a duel. Mamimigay siya ng damage dito. May lubog. Pero there goes the stun, mga kaibigan. Lalaban. EG. They're crumbling. The silence kay Abed pero di tatama. Oh, mapatay niya si Book. And eto na, lalaban yung PA. Mamamatay si RTZ. Double kill by Natsumi. Pero Natsumi, nalubog. Yun pinabayaan. Iniwan. May skewer dito. Natsumi na stun. Ni right click pa nga dito ni Fly. Although Boombox, triple kill for Abed. Yun lang. Sayang. Ang ganda na sana eh. Nung napatay na nila dito si Ramses eh. Panggulo, sobrang panggulo kasi talaga yung galawan ni Ramses dito.
di nabato yung Stampede. Medyo sayang para sa side ng Adroid. But 7K net worth lead for EG, mga kaibigan. And for what it seems to be, a team fight na mapapanalo na sana ng Adroid. May BKB na yung PA. May BKB na yung PA. Inunan niya yung BKB kaysa sa Deso. Ayan na, BKB na rin yung Bloodseeker. Yes, ticking time bomb dito yung Adroid. For EG naman, kailangan nila tapusin agad. Hanggat wala pa masyadong items. Kasi Bloodseeker at saka PA, buffed up with Empower. Item na lang, item na lang. Oh. Ayun na yung PA, oh. Deso to Spasher. Deso to Spasher. Maganda yung combo nila eh. Ano tawag dito? Rapture Skewer. Kaya nilang kumuha agad ng isa, makukombohan nila yung isa dito. Shiva's Guard naman para kay OD yung magiging next item niya. Roshan will be an option for both teams, pero para sa side ng EG, medyo kukulangin sila kung mag-Roshan sila. Mas feasible na makapag-Roshan dito yung Adroid. Ramses naman going for the BKB as well, kasi siya rin yung nahuhuli lagi nung Skewer at saka nung Rapture eh. Right now, the smoke coming from Adroid. They might go for a wraparound here sa may high ground, sa shrine area. Ayan na sila, parating na. They do have the Stampede, they have the RP once again. Meron din silang Rapture dito na ma-pull off yung combo nila na ginawa kanina. Kaso nga lang, nag-disengage na rin yung EG. Ayan nila makipaglaban muna. And out na sila. O sayang yung ikot dito ng Adroid. Yung bisita ng EG dun sa may top lane, nakabasag sila ng Torre. And then para sa kanila, may Boots of Travel naman dito yung Leshrac. Pwede ng Rekta uwi or lipat ng lane. Now once again on the mid lane, sama-sama gaming na yung EG dito. And I believe Adroid will do the same. No. 30 minutes, pag di pa rin makatulak EG, mahirapan sila na sila may item. Pwede. Pwede pa yun. Desolator, kasi inaantay natin sa PA. Desolator taos level 20 na armor corruption. Yun yung inaantay natin sa PA. Pag nabuo ng PA yun, tapos na. Yun na yun. Yung talent lang na yun eh. Armor corruption. Tapos samahan mo ng Desolator. Uy, nakapag-blink out. Nice. So mag-abol ba sila? Centaur, may blink dagger na. May element of surprise dito yung Adroid. Pwede silang mag-smoke. At yun na, bumili na nga ng smoke dito si Boombox. The blink reveal para dito sa Centaur. Ayun na oh. Ayun na, Desolator na yung PA. Deso na yung PA. And then Basher yung magiging next item na. Yung Shiva's Guard naman ng OD, inaantay natin. Yung kanya Mystic Staff. Okay, yung plano nila dito. Kanina pa nagsasama-sama to eh. Gigil na gigil din dito yung Adroid para sa teamfight eh. Kasi alam nila, handa rin sila. Hindi ko naman minamalit yung EG. Sinasabi ko lang yung possibility. Kasi PA game para sa Adroid to eh. At saka they're banking on the late game. Para sa EG naman, kailangan nilang bukbukin ng todo dito yung Adroid. At saka i-push ng, sobra i-push nila before 30 minutes. Makabasag na sila agad dito ng tier 3. Ayan na. Oh, ayan na yung combo. Wait lang, naupo. Patay mo ba si Ramses dito? Nakapag-blade mail to ha. Nabuhay pa nga si Ramses doon, mga kaibigan.
Although it might take a while para sa kanyang BKB. And Roshan, ayan, inuunahan na. Kaso naka-moon, magti-tier 3. So nalang piliting mag-TP dito yung Adroit. Adroit naman going for the Roshan. Teka lang. Ayan na, papasok sila. Diyos ko, duel by Ramses. Nakakuha pa nga ni Natsumi dito yung damage. Makakibigan, Mystic Flare bibigay sa tatlo. But then it won't be enough. Fly is out. Two heroes down sa side dito ng EG. Buyback, kinumit na agad dito ng Legion Commander. And 4v5 situation tayo. They force the buyback. Sanity Eclipse. Mac is down. And ako po, susulitin nila dito yung pinaghirapan ng Adroit. Yung Roshan dropping below 1/16 nung kanyang buhay. Aegis of the Immortal, makukuha. Makukuha pa nga ni Arteezy. Eto na. 10k net worth lead. Nakakulangan, sakit nung Sanity Eclipse dun ha. Teka lang. Alam mo, nag-BKB yung Bloodseeker eh. Yun o. Kaso nung pag-sanity si Clips dun, pag-akyat na sa high ground, wala nang BKB dun. So may baba naman. Net worth wise, hindi pa nag-dip sa side ng Adroit yung net worth. Despite having the advantage nung PA Bloodseeker na merong empower. Yun yung Shiva kay Leshrac. I think may Shiva din. Sabi ng tropa natin dito, dalawa yung Shiva. O may, I think may Shiva din si OD. Oops. No level. Level 17. Yung level 20 ng PA. Yung level 20 ng PA yung aantay natin dito. Next item, Hex. Saan yung mouse ko? Kumagalaw. Ayun. Kay Leshrac. Wala pa na ako yung item pero nakuha niya na yung kaya niya. Para naman dito kay Ramses. Ayun. Bleak Dagger na nga para dito kay Skyrat. Halberd para kay Ramses. Pero nahuli. Wait. May lubog naman. There goes the save, ladies and gentlemen. Pero may silence na naman dito kay Centaur. And the duel. Pumasok. Oy, may lubog. What a save. BKB. Nakakite dito, mga kaibigan. Mamamatay si Bok. Pero Ramses, mawawala. Buyback inumit na agad dito. And Aegis of the Immortal, mapapapa nga dito kay Arteezy. Lako, pasok. CML nandyan. Konti na lang yung buhay ni CML. May na yung scepter pa na PA. PA, biblink out na lang. Sino yung sa stun? Wait. Hop, tatamaan ang stun. Bloodright nandyan. Pero PA, kinain ng magic damage dito. Diyos ko. Ayun na yung skewer. At ayun, mamamatay pa nga dito si Arteezy. Di na rin malulubog ni Abed. Pero Abed, napalubog pa nga siya dito ha. They force multiple buybacks and a sanity eclipse with a double kill. Abed taking the triple kill right there. Meron na namang lubog, mga kaibigan. Teka lang po, nakipag right clickan. Oh godlike ultra kill. Bigyan mo na rampage yan. Bigyan mo na rampage. Pero walang rampage dito. Nagkabaybakan mga sir. And the short span team fight dun sa may gitna. Nag team fight sila sa baba. Nabasag nila dito yung tier 3 tower. At eto, yung winning condition ng EG. Push the tier 3s, basagin nyo yung mga barracks ng Adroit before 30 minutes. Kabasagan na nga mga sir, and the RP on 3, pero walang follow-up. Etong Bloodright lang, and the Yule Scepter on Arteezy. 4 staff out, Abed is down. Yun lang, kailangan nila magsiuwian, pero namatay si Boombox. Ay, naku po, di makapag-TP si Arteezy. And they're going home. Uuwi na muna. But then, fight recap tayo dun. Ayan o, 2K gold change para sa side ng Adroit. Nakuha nila yung dalawang core. Pero yung bahay nila yung nag-suffer dito. And then, buyback wise, wala yatang buyback lahat eh. Ayan o, sa side ng Adroit. 1, 2, 3, 4, 5. Walang buyback sa side ng Adroit, mga sir. Eto na lang. Buyback status yung importante na ngayon eh. Ayan. Sanity's Eclipse. According to BYB pa, Scientist Eclipse.
So, ito, breathing room para sa Adroit. Nawala yung dalawang core dito ng EG. Ako, delikado yung dalawa sa may baba. Si Uwian na ba? Kailan lang mag-umuwi. Dire with a scan, pero wala silang makikita. Wala na dun. But that ultra kill by Abed, malaking bagay na rin yun para sa side ng EG. 18k net worth lead for EG, pero Adroit naman, kaya pa nilang i-def to. It's not over for Adroit yet. Skadi nung Bloodseeker, inaantay natin. I think yung PA. Galaw. PA naman, level 18. Antay natin ito, level 20 na talent to. Ayan o, yung armor corruption. Mamumunit lang yan eh. Pag nakuha yung armor corruption. Bounty runes naman, dalawa yung makukuha ng Adroit. Game 2 na boss, game 2. Sarap ng spaghetti ni OD. Oh, 30 minutes. Titingnan natin dito kung eto na yung time ng Adroit. Steady lang tayo dyan mga kaibigan. Yung halberd ng Legion, medyo malapit na. Kailangan ng Adroit mag... ano tawag dito? Kailangan ng Adroit mag-ingat pagdating sa mga teamfight. Kasi kaya naman nila eh. Kung isa-isa, kaya nila isa-isa eh. Nanalo game 1, EG. Ayun na, oo. Uy, naku, nakauwi nga lang. Yun lang. Nabinasag na nga yung shrine mga kaibigan. Ito, tuloy-tuloy din yung basag sa side ng Adroit. Wala. Hindi nagpe-play yung Beyond Eye. Alo, wala dito. Ha? Ayun o. Ayun o. Grabe naman. Balat na ba yan? Joke lang. Joke lang. Ha? Sino? Hindi. Ewan ko, nasa taas yata si Alo eh. Kaya na nag-smoke na dito yung EG mga sir. Oops. Bango naman yan, Rain. Bango na niluluto ni Rain, mga boss. Lagay mo na dyan, lagay mo dyan. Lagay mo dyan, lagay mo dyan. Magmumukbang tayo dito. Magmumukbang tayo dito. Thank you, Rain. Ayan, hipon, mga sir. Ipakasarap. Ha? Oo. Oh, kung babalik na ito. Ay, pakasarap. Alatang binibait nila si... Oh, tama yun. Si Ramses yung papasok una para mag-BKB. Para mag-BKB lahat. Opo, nahuli pa yata nila yung Centaur. Ayan na yung duel. Boom! And the damage is there. Net worth. Ayan. Ay, sorry. Why? Ayan. Ay, wait. Kauli yan. Ako po, nauli si Boombox. Boombox is down mga kaibigan. Ayan na yung Mystic Flare. Pero na-save ng lubog. BKB by Natsumi. Na, pumasok. Grabe naman si Ramses dito. Ang tapang ng Koya mo. And they will take CML down as well. Rekta agad. Saan kaya? Gitna. Ayun, gitna nga yung gusto. Walang buyback dito ha. PA lang at yung Bloodseeker yung buhay. So any form of follow up, ayan, after mabuhay nung Centaur. Basag yung gitna. Tumatawa-tawa na sila oh. Ayun, basag.
Oh. Out na muna. Ayun, no. Yan lang ba yung niluto mo? As in? Ay, lilipat na ako ng 18. Yung kay Ariel. Makikiburaot na ako ng ulam sa'yo. Pasok ko, Rain, penge ulam. Rain, penge ulam. Kaganan ako dun. Kapag-smoke na dito yung EG, ah. Pag matalo yung Adroit dito, mga kaibigan, bukas yung next nila na laban. Oh, uy! Tumama yung stun. And tumama rin yung blood drive. Eto na silang lahat. But there goes the Hex. Pinasok si Abed. Abed, oh, dropping low. Abed is down. Pero bumayback si Abed dito, mga kaibigan. And RTZ still alive. There goes the duel. Right behind them. At Sanity Eclipse na naman. Multiple buybacks. Ginamit. Nabura si Natsumi. Mamamatay si CML. Buyback na naman dito lahat, mga kaibigan. Pero BKB ni Mac is going after RTZ. RTZ with a buyback. And the silence kay Mac. Burado. Triple kill para kay Abed. Ayun na, may buyback. May buyback yung Bloodseeker. Yun lang. May laro pa. Yes po, may laro pa. Winner, winner. EG versus kung sino may yung mananalo dun sa kabila. Sa Aster at saka sa Alliance. Ay, Aster Liquid. Yun lang, Bok. Nilubog. 30 seconds bago mabuhay dito yung PA. But a dominating streak para kay Abed. And mega creeps para sa EG. Tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy lang. Padayon sa paglambo dito yung EG, mga kaibigan. And I think this is it. Game number 2 will go to EG. Yan na, GG nga. Tinawag na nga ni Natsumi, mga kaibigan. And EG will take the series. They will proceed sa winner's match later. Kasama nyo si Kai tsa si Jello. Alright. So ako, kakainin ko muna tong hipon na luto ni Rain. Ayan. Yung Adroit bukas, yung kanilang lower bracket match, and then yung decider match nandyan din. Alright? So, EG, masyado lang kasi puro melee kasi yung course ng Adroit eh. Meron silang Bloodseeker, Centaur, PA, tapos meron silang Magnus. So, nakakite sila lagi. Silence, Lubog, Duel. Oo, yung PA. Sobrang hirap dun. Kaya, yun na nga mga kaibigan. Thank you so much for watching. Next series natin, meron na ba? May nanalo na ba sa kan? Wala pa. So, antayin natin yung mananalo sa Aster tsaka sa Liquid. Then, kakalabanin ng EG yun. Si Jello na si Kai yung bahala sa inyo. Isihan nyo lang si Jello, ha. Kaya, guys, see you. We'll be right back.